Magandang araw mga kayanita! Muli po nating balikan ang part 12 ng ating kwento na pinamagatang My Fake Wife. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video at pakiclick na rin po ng subscribe button. Ganun din po ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Pinipigilan ni Sophia na ipakita sa harap ng lolo ni Ethan na kinakabahan siya. Kanina pa sila nasa loob ng mini office nito sa mansyon. Pagkarating na pagkarating nila, ay pinatawag kaagad sila ng matanda para kausapin. Hindi niya nakitaan ang pagkabahala si Ethan. Parang wala lang sa lalaki ang gagawin nilang pagpapanggap at pagsisinungaling. Siya naman ay abot-abot ang kabang nararamdaman. But she tried to hide it. Baka mabuko kaagad sila ni Ethan kapag nagpahalata siya. Ginaya ni Sophia kung paano kaisi si Ethan. Nagpaskil siya ng matamis na ngiti at kumapit kay Ethan na parang mag-asawa talaga sila. Naging extra sweet siya sa lalaki. Ginawa niya ang ginagawa ng mga may bahay sa asawang lalaki. May pahilig-hilig pa siya sa balikat nito. At the same time, kinikilig naman siya. Pakiramdam niya ay totoo ang ginagawa nilang iyon. Hi, kung totoo nga lang sana. Bakit nagpakasal kayong dalawa nang hindi nagsasabi sa akin? Mariing tanong ng Lolo Rolly ni Ethan. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanilang dalawa. Parang kinikilati sila. Humigpit ang yakap ni Sophia sa kamay ni Ethan. Kumukuha siya rito ng lakas at tapang. Pakiramdam kasi niya ay hindi niya kakayanin ang tingin ng abuelo nito. Diyos ko, sana po ay hindi sila mabuking, sabi ng isip ni Sophia. Nagmamahalan po kami ni Sophia, biglang sagot ni Ethan. Hindi mapigilan ng dalaga ang mapangiwi. Parang linya lang sa pelikula ang sinabi nito kung saan hindi pwede magmahalan ang dalawang tao. Pasimpleng kinurot niya ang kamay ni Ethan. Ano ba namang aktor ito? Hindi man lang naging unique sa pagbibitaw ng dialogue. Hindi yata nag-practice ang kumag. Palibhasa, inuuna muna ang maka-score sa kanya kaysa i-practice kung paano ang umakting. Alam kong nagmamahalan kayo. Magpapakasal ba kayo kung hindi? Ang punto ko, bakit hindi niyo man lang sinabi sa akin ang tungkol sa pagpapakasalin yung dalawa? Tumutok kay Sophia ang mapanuring mga mata ng matanda. Ikaw, bakit ka naman pumayag na magpakasal dito sa apo ko ng basta-basta? Alam ba ng mga magulang mo na nagpakasal ka sa apo ko? Tanong ni Lolo Rolly. Hindi po, sagot ni Sophia. Walang balak si Sophia na ipaalam sa mga magulang niya ang ginawa niyang kagagahan. Mabuti nga at sa Australia nakabase ang mga ito. Hindi malalaman ng mga magulang ang ginawa niya. Naningkit ang mga mata ng matanda. Humugot ang malalim na hininga at tumingin ulit kay Ethan. Sino pang ibang nakakaalam ng pagpapakasalin niyo bukod sa inyong dalawa? Tanong muli ng matanda. Mga kaibigan ho namin, Lo, sabi ni Ethan. May alam ba ang kapatid mo? Tanong pa nito na ang tinutukoy ay ang nakababatang kapatid ni Ethan. Umiling ang lalaki. Lalong naningkit ang mga mata ng lolo ni Ethan. Kinabahan si Sophia. Mukhang galit ito at hindi nagustuhan ang ginawa nila. Naramdaman niyang humigpit din ang hawak ni Ethan sa kanyang kamay. Lo, galit kayo? Parang gusto niyang sapukin si Ethan sa tanong na iyon
hindi ba nito halata na wala na sa mood ang mukha ng abuelo nito? Sa tingin mo, Ethan, pigil na asik ng matanda. Mukhang disappointed kayo, Lolo, sabi muli ni Ethan. Disappointed talaga ako, lalo na sa'yo. Nagpakasal ka nang hindi man lang nagsasabi sa akin, sabi ulit ang matanda. Baka nakakalimutan mo na ako ang nagpalaki sa'yo buhat na mapapunta ka sa pudar ko. Tapos, malalaman ko lang, nagpakasal ka nang wala man lang basbas ko. Na hindi mo man lang ipinakilala sa akin ang nobya mo na ngayon ay asawa mo. Sa tingin mo, wala akong karapatan na magalit? Dumadagungdong ang boses ng matanda sa loob ng silid. Napatungo si Sofia. Kung alam lang ng lolo ni Ethan ang totoo, wala itong ikagagalit. Pero sigurado siya, kapag nalaman nito na nagpapanggap lang sila ni Ethan, ay baka lalo itong magalit. Siguro, kaya rin ito nagagalit, ay malamang na hindi siya ang gusto nito para sa apo. Baka mas gusto talaga ng matanda si Amy para sa lalaki. Nakadama si Sofia ng lungkot sa kanyang naisip. Lo, I'm sorry. Mababa ang boses ni Ethan. Tanda na sinsero talaga ang paghingi nito ng tawad. Naiintindihan naman ni Sofia ang abuelo ng lalaki. Kung siya siguro ang nasa katayuan ng matanda, ay baka maghinanakit din siya tulad ang nararamdaman nito ng mga sandaling iyon. Baka sa mukha ng matanda ang paghihinanakit habang nakatingin sa apo. Naku naman, Ethan. Ano ba naman kasi itong pinasok mo? Sabi ng isip si Sofia. Wala rin na bumuntong hininga ang abuelo ni Ethan. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Nandiyan na yan. Kasal na kayo. Pero dapat, bigyan niyo ako ng isang kondisyon. Sabi ng matanda. Magkapanabay na sumagot sila ni Ethan. Ano po iyon, Lolo? Ngumiti ang matanda. Bigyan niyo ako ng apo sa lalong madaling panahon. Saan naman tayo kukuha ng anak sa lalong madaling panahon? Tanong ni Sofia kay Ethan nang makapagsolo na sila sa isang silid sa mansyon. Doon sila magpapalipas ng gabi. Sa halip na sagutin siya ni Ethan, ay tinitigan lamang siya nito ng makahulugan. May ngiti sa mga labi ng lalaki. Hindi napigilan ni Sofia ang pagtikwas ng kilay niya. At ano naman ang iningingiti-ngiti mo? Tanong ni Sofia, nakaupo siya sa gilid ng kama. May naisip lang ako. Lumapit ito sa kanya at tumabi. Hindi mo ba naisip? Na baka ngayon ay may maliit na itanyal na ako dyan sa tiyan mo dahil sa mga pinagagagawa natin. Makahulugang sabi nito. Lumipat ang tingin ni Ethan sa kanyang tiyan at ganoon din siya. Posibleng mangyari na mabuntis siya. Sa mga pinagagagawa nila ni Ethan ay malaki ang tsansa na mabuntis talaga siya. Lalo pa at wala naman silang ginagamit ang contraceptives. Basta lang sila nagpapadala sa bugso ng kanilang damdamin. Hindi iniisip na nagpapanggap lang naman sila at hindi totohanan ang kanilang relasyon. Nakagat ni Sofia ang kanyang labi. Kung tatanungin siya tungkol sa mga bagay na ginawa nila, wala siyang maiisagot. Ano ang isasagot niya? Hindi niya alam. Hindi niya alam kung tama ba o mali ang ginawa niya. Basta ang alam ni Sofia, ginagawa niya ang mga bagay na ginawa nila ni Ethan dahil gusto niyang mahulog ang lalaki sa kanya at mauwi sa totohanan ang pagpapanggap nila. Huwag mong kagatin ang labi mo, nagpapaalaalang sabi ni Ethan. Nang tumingin si Sofia kay Ethan, ay nakita na naman niya sa mga mata ng lalaki ang nag-aalab na apoy ng pagnanasa. Naku po, huwag naman sanang humirit ito sa gabing iyon. Talagang pagod na siya sa biyahe at idagdag pa ang stress sa pakikipagharap sa galit ang lolo nito kanina. Bakit? Naiinggit ka? E di ikaw ang kumagat?
nakataas ang isang kilay na sabi niya. Naningkit ang mga mata ni Ethan. Para lalong inisin, mabagal, ngunit madiin na kinagat ulit si Fia ang kanyang ibabang labi. Napasinghap si Ethan. Nagtaas baba ang dibdib habang nakatingin sa kanya. Hindi niya maiwasan ang makaramdam ng kakaibang saya habang nakatingin sa mukha ng lalaki. Oh boy, ang gwapo talaga, sabi ng isip si Sophia. Hindi na magtataka si Sophia kung bakit nahulog siya ng lubusan sa lalaking ito. Lahat ay naririto na. Well, pansariling opinion lang naman niya iyon. Pilosopo, sabi ni Ethan. Matagal na, ngayon mo lang nalaman? Sabi naman ni Sophia. Hindi, but I'm warning you. May kalalagyan ang pilosopang tulad mo, sabi ni Ethan. Na-curious siya. At ano naman iyon, Aber? Tanong niya. Ngumiti naman ang lalaki. Gusto mong malaman? Oo, sagot niya. Naramdaman ni Sophia na unti-unting bumibilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa titig ng lalaki. Excitement. Iyon ang naramdaman niya sa titig na ipinupukol ng lalaki sa kanya. Kung tumitig ito, parang isang mabangis na hayop na takam kainin ang biktima. Aktong lalapit ito sa kanya nang biglang may kumatok. Sino yan? Tanong ni Ethan. Hay salamat, sabi ng isip ng dalaga. Bumungad ang katulong sa pinto nang buksan iyon ng lalaki. Pinapababa sila nito upang maghapunan. Magtatampo iyon kapag hindi tayo bumaba, sabi ni Ethan sa kanya nang sabihin niyang busog pa siya. Mainit pa rin ang titig ng lalaki sa kanya. Wari ay hinuhubaran siya sa mga titig nito. Sige, baba na tayo, sabi ni Sophia. Tumayo siya at inayos ang sarili. Sinuklay niya ang kanyang buhok gamit ang mga daliri. Nakatingin lang sa kanya si Ethan. Pinilit niyang baliwalain ang mga titig ng lalaki, ngunit sadyang napakainit itong tumitig. Kaya naman naapektuhan siya ng husto. Pagkababa nila ni Ethan sa dining room, ay nakangiting mukha ng abuelo ng lalaki ang nakita niya. She felt relieved. Maaliwalas na ang mukha nito kumpara kanina. Ngayon ay nakakangiti na siya ng ayos at walang halong kaba habang kaharap ito. Ipinaghila siya ni Ethan ng upuan. Thank you, sweetheart. Malambing na sabi ni Sophia sa lalaki at ngumiti siya ng matamis. Nakita niya ang magandang ngiti sa mga labi ng lolo ni Ethan habang nakatingin sa kanila. So, kailan ninyo balak bumuo? Biglang naitanong ang lolo ni Ethan sa kalagitnaan ng kanilang pagkain. Puntik na siyang mabulunan kung hindi agad niya napigilan. Hindi niya inaasahang mauungkat ulit ang tungkol doon. Tumikim si Ethan. No, huwag po kayong mainip. Malapit na namin kayong bigyan ng apoy ni Sophia. Sa ngayon, nasa proseso pa kami ng pagbubuo. Di ba, sweetheart? Tumingin ang lalaki sa kanya. May kislap sa mga mata. Diyos ko, anong sasabihin ko? Totoo pa rin nga kaya ni Ethan ang sinabi ng kanyang lolo? Good, very good. Dahil wala pa namang balak mag-asawa ang kapatid mo at hindi ko maaasahang magpapatali agad iyon. Sa inyo ko nalang aasahan ang sunod na magiging tagapagmana ng De La Fuente. Tama na sa akin ang isang dosenang apo, sabi ng matanda. At dahil sa narinig, nalaglag ang kutsara ni Sophia. Hindi makatulog ng gabing iyon si Sophia. Habang si Ethan, sa katabi niya ay mahimbing nang natutulog at nakadantay pa ang binti sa kanya. Tinitigan niya ang mukha ng lalaki. Buhay ang lampshades sa tabi ng dalaga. Kaya natititigan niya ng maigi ang bawat bahagi ng mukha ni Ethan. Hindi mapigilan ni Sophia ang mapabuntong hininga. Hindi siya makatulog sa kakaisip ng tungkol sa kanilang dalawa ng binata. Naguguluhan siya
sa sitwasyon nilang dalawa. Nagpapanggap lamang sila ni Ethan. Pero parang hindi. Parang totoo ang kanilang relasyon. Pinipilit niyang isipin na nagpapanggap lang siya. Nagpapanggap lang sila, kaya hindi dapat nagaganap ang nangyayari sa pagitan nila ngayon. Oo, pinlano niya ang akitin ito para may mangyari sa kanila. At nang may mangyari na sa kanila, kinasiya niya iyon dahil nagtagumpay siya. Nagtagumpay siya na mahulog si Ethan sa kanyang alindog. But she didn't know kung bakit hindi malang nagtataka si Ethan. She didn't know kung bakit parang kailangan magbuntis din siya. Ganang wala iyon sa kanilang kasunduan. Oh my God! She was really confused and she couldn't even sleep peacefully. Paano ba siya makakatulog? Gayong iniisip niya kung may kakaiba siyang nararamdaman sa nangyayari. Nagpapanggap lang naman sila. Iyon ang papel niya at nagugustuhan nga niya ang ginagawa niya. Kung mabibigyan si Sophia ng pagkakataon, kahit pagpapanggap lang, ay gugustuhin niyang maging asawa ito. Pero bakit napasok ang pagbubuntis niya sa pagpapanggap nila? At isang dosenang apo pa ang hinihingi ng abuelo ni Ethan. Sino ba naman ang hindi mabiwindang doon? Alas dos na ng madaling araw, pero hindi pa rin siya nakakatulog. Habang ang katabi niya ay himbing na sa pagtulog. Hay, kung hindi ka lang gwapo at di lang kita mahal, nasapok na kita Ethan, sabi ng isip niya. Bakit ka ba tinanghali ng gising? Tanong ng lalaki kay Sophia kinabukasan. 9:30 na nang nagising si Sophia. Mabuti na lamang at ginising siya ni Ethan. Kung hindi, ay baka tanghaling tapat na siya nagising. Hindi kasi ako nakatulog ng maayos kagabi, sagot niya habang nagsusukle ng buhok sa harap ng salamin. Nakatitig sa kanya ang lalaki. Bakit hindi ka nakatulog ng maayos? Dahil ba sa katabi mo ako? O baka naman malakas akong humilik, sabi nito. Napangiti si Sophia. None of the above. Eh bakit nga? Pangungulit at tanong nito. Hindi ito nakatingin sa kanya, kundi sa katawan niya. Tanging tuwalya lang ang nagtatakip sa kanyang katawan. Kagagaling lang kasi niya sa banyo at katatapos lang maligo. Ewan, namahay siguro ako kagabi. Huwag mo nga akong tingnan ng ganyan, Ethan, sabi ni Sophia. Tumingin si Ethan sa kanya. Sinalubong ang mga mata niya sa salamin. Tumaas ang isang sulok ng mga labi ng lalaki. Bakit? Paano ba ako tumingin? Tanong nito. Paano ka tumingin? Eh parang gusto mo akong kainin. Tumigil ka nga. Ang aga-aga, mukhang iba naman ang nasa isip mo. Ngumiti si Ethan. Kapag kuwan, ay lumapit sa kanya. Hindi ka talaga nagkakamali ng hinala, bulong nito sa kanyang tenga. Hinawakan ni Ethan ang kanyang baywang. Naglakbay ang kamay ng lalaki sa kanyang balikat, papunta sa kanyang batok. Napapikit si Sophia sa kakaibang init at sensualidad na dala ng haplos nito. Ethan, tumigil ka, sabi ni Sophia. Bakit? Wala naman akong ginagawa sa iyo ah. So, why would I stop? Sabi ni Ethan. Ininulat ni Sophia ang mga mata at sinalubong ang tingin nito na may kakaibang init sa harap ng salamin. Nasa harap sila ng salamin. Nakikita niya ang kapilyuhang mababanaag sa mga mata ng lalaki. He was looking at her in the mirror as if he wanted to take her now. Muli siyang napalunok. Patigilin mo yung kamay mo sa paghaplos, maring uto si Sophia. His naughty hand, iyon ang dapat na tumigil dahil sa oras na iyon ang gumalaw. Doon na siya nagsisimulang mabaliw sa sobrang init. Bigyan mo nga ako ng magandang rason para patigilin ko ang kamay ko, nanunuksang sabi ni Ethan. Ethan,
Ano ba ang ginagawa mo? Nag-stammer na tanong niya. Ano ang ginagawa ko? Hindi ko alam. Ikaw, bakit mo itinitikom ang bibig mo? Kitang-kita ni Sophia ang pagkislap ng mga mata ni Ethan. He was such a tease. Hindi ko rin alam, sabi ni Sophia. Talaga? Hindi mo alam? Sabi ni Ethan. Lumapat ang labi ng lalaki sa kanyang batok at nanunuksong hinalikan siya roon. Mahinang napamura si Sophia. Hindi ba ito titigil sa kapilyuhan nito? Kung magpapatuloy ito, hindi siya makakatanggi roon. Pagiging sunod-sunuran lang siya sa pang-aakit ng lalaki. Ethan, please, sabi ni Sophia. What? Sabi ni Ethan. Please stop, nanginginig ang tinig niya. Kahit ang kanyang mga tuhod ay nanginginig din. Ngumiti si Ethan sa salamin, nakatitig sa kanya. Nagtama ang mga mata nila at nakita niya ang kapilyuhang nakaguhit sa mga mata nito. Are you telling me to stop when I know that you want me? Pinapatigil mo ako pagkatapos ng ginawa mo sa akin sa kotse kagabi, sweetheart? Sabi ni Ethan. Napapikit si Sophia. Dahil sa pagpapaalaala nito sa kanya, ay parang gusto niyang magtago sa kahihiyan. Grabe ang ginawa niya. At kung malalaman lang ni Audrey ang kanyang ginawa, ay siguradong pagtatawanan siya nito. Shy, sweetheart? Panunod yun sa kanya ni Ethan. Sasagot pa sana siya nang makarinig siya ng katok. Inayos niya ang sarili sa salamin. Narinig niyang nakikipag-usap si Ethan sa isang maid na siyang kumatok. What? Tanong ito sa maid. Sir, pinapababa na po kayo ng inyong lolo. Gusto daw po kayong makausap, sabi ng maid. Okay, susunod na kami. Salamat. Narinig si Sophia ang pagsara ng pinto. Lumapit sa kanya si Ethan. Bumaba na daw tayo, sweetheart. Naghihintay na si Lolo. Bahagya siyang ngumiti. Sige, sabi ni Sophia. Sa pangalawang pagkakataon, ay naudlot ang dapat na mangyayari sa kanila sa silid na iyon nang dahil sa katulong na inutusan ng Lolo nito na tawagin sila. Nagbihis si Sophia bago bumaba. Siyempre pa, hindi pumayag si Ethan na hindi siya kasama. Ngumiti siya at pumati rito. Tinanghali ka yata, iha. Kumusta ang tulog mo? Tanong nito kapag kuwan ay tumingin sa lalaki. Ayos lang po. Medyo namahi lang po ako. Sagot si Sophia. Ah, ganun ba? May balak ba kayong puntahan itong apo ko ngayong araw? Mamamasyal kayo? Sabi ng matanda. Sumabat si Ethan. Lo, meron po. Saan? Sabi ng matanda. Balak ko pong dalhin si Sophia sa talon. Sagot ni Ethan. Napatingin siya sa lalaki. Talon? Tanong ni Sophia. Wala itong nababanggit sa kanya na may pupuntahan silang talon sa araw na iyon. Kung sa bagay, maganda din iyong makapamasyal siya. Oo, ngayon din ay pupunta tayo roon. Sabi ulit ni Ethan. Malapit lang ba iyon dito? Tanong ni Sophia. Hindi masyado. 2 barangay ang layo nun dito. Tumangutang siya. Nagsalita muli ang lolo ni Ethan. Mabuti iyon ako. Para naman, may pamasyal mo sa magagandang lugar dito sa atin ang iyong misis. Kakaibang kaligayahan. Ang naramdaman ni Sophia sa kanyang dibdib sa pagkarinig sa huling 2 salita na binitawa ng lolo ni Ethan. Hay, kung totoo nga lang sana, nasambit si Sophia. Dito na po nagtatapos ang 12 bahagi ng ating kwento. Magpatuloy kaya ang mabuting samahan ni na Ethan at Sophia na ipinapakita nila sa lolo ng lalaki kahit alam nilang kunwari lang ang lahat at nagpapanggap lang sila na mag-asawa sa harap ng matanda? Iyan po ang ating aalamin
sa kasunod pang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. God bless everyone!